to 4 p.m. our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Robin Louis Russet. God is so yes, all the time. God is good all the time. Praise the Lord. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Hello, Mr. Joss. God is good all the time. All the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you sa ating OPM online prayer meeting. Mondays to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roman and Jesus Comfy. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Ayan, salamat sa Panginoong Buhay. Binabati natin ang ating mga kapatid joining us for the first time. Comment lang po kayo dyan. New blessing. Welcome na welcome kayo sa gawain ng Panginoon. At ganun din, syempre, para sa ating agad-agad na pagbabahagi ng salita ng Panginoon para sa ating digital evangelism, kindly like, share, and tag your loved ones. Gamitin natin itong video na ito, itong ating social media para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Share done! Ayan, glory to God. Salamat sa Panginoon. Binabati natin ang ating mga kapatid. Laging maaga sa gawain ng Panginoon. Good evening sa inyo dyan, Sister Neri Monson, Sister D. Johan, shout out sa inyo family, kay Sister Yeye, Brother Mike, Brother Richmond Cuenca, mapagpalang gabi sa iyo kapatid. Binabati nila ni Sister Pat and Brother Reggie. Hello kay Sister Lola and Sister Ruth Inonog. Ayan, salamat sa Panginoon sa buhay niyo. Binabati rin natin si Sister Cheng at Brother Francis. Salamat sa Panginoon. Shout out sa inyong family. Samahan niyo po kami. Tonight, let us ask the Lord for His guidance. Magpe-pray muna tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat tonight. We just want to come to you, bless you in the name of Jesus, and by the power of your Holy Spirit, Lord, fill us with your Holy Spirit. Fill us with your grace and cover us with the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin, sa pagpapatawad, sa naghihintay na buhay na walang hanggan. Thank you, Lord, sa kabutihan mo sa amin lahat, sa pagpapatawad, sa iyong habag. Salamat sa iyong awa at grasya sa amin, Panginoon. Sa kagandahang loob na laging sapat sa amin. Salamat po sa mga blessing na aming natanggap at mga tatanggapin. Nagpapasalamat na rin kami in advance. Tonight, God, we are thanking you for giving us the opportunity na makarinig ng salita ng buhay, salita ng pagpapala sa aming lahat. Ito ay magsilbing kalakasan, gabay, liwanag sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya, Panginoon, ang salita mo, Lord, itanim niyo po sa aming mga puso. Binubuksan namin ang aming mga puso sa iyo. Lord, ang binhi ay tutubo, lalago at magkakabunga. Makikita ang magagandang pagbabago na nagpapatunay na kami nga ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you. We thank you for tonight's message. Ready us, Lord. Prepare us, Lord God, sa gawain ito. Ikaw pong manguna hanggang wakas, Lord. Maranasan namin ang iyong pagsama. Kaya, Lord, sa mga awiting ito, manahan ka po sa aming mga pagpupuri. Salamat, Lord, tonight we are inviting your presence sa aming kalagitnaan. Ikaw po ay maranasan ang iyong kapayapaan, ang kagalakan, at higit sa lahat, makatanggap ang lahat ng kaligtasan. Salamat, Lord, sa kasaganahan at kalakasan. Ngayong gabi, magpapagaling ka. Magbabalikan ang mga tao sa iyo. Ang mga nalayo ay matatagpuan. Ang mga nanlalamig ay mag-aalam muli sa pagnanampalataya. Salamat, Panginoon, ang mga daladala naming mabibigat na pagsubok, problema, ibinibigay namin sa iyo sapagkat ikay nagmamalasakit sa amin. Pagaanin niyo po, Panginoon, ang aming dala. Panginoon, lahat ng aming mga alalahanin tinataas namin sa iyo sapagkat ikaw ay nagmamalasakit sa amin. And tonight, we just want to bless you and thank you
for your goodness and mercy will follow us all the days of our life. Salamat Panginoon, and muli, we're inviting you, your presence, be with us tonight, Lord. Every blessing, the victory of this service, Lord, we're giving up all to you, glory and honor. Yes, praise the Lord and glory to God. Salamat sa Diyos na buhay, mapagpalang gabi ulit sa ating mga kapatid. Magpupuri muna tayo sa Diyos. Awitin natin yung ating original na awit, Apoy. Apoy ng Banal na Espiritu. Salamat sa Diyos sa mga kapatid natin, sa mga tags and share. Shoutout sa inyo dyan, Tita Lorna Avelino, Sister Maureen, mga kapatid natin sa Middle East. Good evening sa inyo. Kay Ate Risa, Elisa, Kuya Jun, kay Kuya Zen, Enricadel, Ate Ricadel. Hello din sa inyo, Sister Cheryl, Brother Randy Resurrection, Brother J.S. Serrano. Good evening. Shoutout kay Tita Mami Lina at Daddy Frank. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Purihin ang Diyos. Tayo ay magpuri, pag-comment naman sa ating media team yung ating aawitin. Apoy, ayan, thank the Lord. Huwag lang tayo manood, makinig, sumabay tayo sa awiting ito na tayo ay maghihintay na patuloy palalakasin ng Banal na Espiritu maglilingkod sa ating Diyos. Alright, praise the Lord. Let's give God glory. Good evening sa'yo, Tita Nida and Tita Ren. Praise the Lord. Mm-hmm.
Panginoon sa kanyang apoy, Espiritu, nasa atin lahat. Patuloy tayo pinalalakas para patuloy sa ating paglilingkod. Salamat sa Diyos, mga kapatid, for joining us sa ating awit, panamagatang apoy. Mapapakinggan niyo sa ating YouTube channel, sa Facebook, sa TikTok. Ayan, salamat sa Panginoon at patuloy tayo mag-follow, mag-like, mag-subscribe sa ating mga social media platforms para lagi tayo updated, bless the bless, araw-araw na papakinggan natin ang mga awitin ito. Purihin ang Panginoon! Ayan, salamat sa Diyos sa buhay. Binabati natin ang ating mga kapatid. Muli, kung kayo ay first time na maka-join sa ating OPM, mag-comment lang dyan ng new blessing. Shoutout sa ating mga kapatid, si Jacob, King Chris, kay Pastor Bo, Pastor Josephine, sa Kotbawa, sa mga kapatid sa Japan, kay Tita Jane at Tita Joel, si Jacob, King Canada. Good evening po. Shoutout kay Sister Engrasa Omori, kay Mami Jo. Good evening din kay Sister Rowena de la Serna. Shoutout sa Panginoon. Tuloy-tuloy pa tayo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Magka-coffee break lang tayo. Ha? Praise the Lord. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, praise the Lord. Para sa ating coffee break, Psalm of the Day, Psalm chapter 143, ang ating babasahin. Salamat sa Panginoon. Ito ay napakaganda, verse 10. Sabi niya, ikaw ang aking Diyos. Ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ganda ng puso ng mga aawit. Dadalangin ko ito'y maging puso din natin. Alam mo yun, hinihilingin natin sa Diyos yung tulong na, Lord, sa buhay ko, kung ako lang masusunod, kung ako lang papipiliin, talagang mas lagi natin pinipili na masunod yung gusto natin, yung kalooban natin, yung mga plano natin. Pero sabi niya, Lord, ikaw yung Diyos namin eh. Ibig sabihin, yung relationship nandun eh. Ako ay turuan mo na masunod ang iyong kalooban. Kaya alam niyo, ang prayer natin, talagang makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw. Yung gabay, yung guidance, yung Holy Spirit. At ang good news, mga kapatid, nasa atin na yan. Kaya, kailangan lang natin anong gawin? Magpasakop at sumunod sa boses ng Espiritu Santo. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. Salamat sa ating Psalm of the Day Coffee Break. Araw-araw nakakapagbasa ng Bible, no? Talagang nakaka-bless, giving us encouragement and inspiration. Daily food for our soul, yung mga awit. Psalm 143, ba? Matatapos na natin yan, hanggang 150 lang yun. Kaya praise the Lord sa mga araw-araw nagbabasa ng awit sa OPM, no? Buksan na tayo, puha tayo ng Bible sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, yan ang babasahin natin. Unang Pedro, chapter 1, verse 18 to 19. Binabati natin ang mga kapatid natin sa China, Sister Ria Quaresma. Good evening. Hello kay Mami Aling at Daddy Long. Ayan, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. At syempre, tuloy-tuloy po ang ating gawain sa ating Operation Bangon. Ayan, ini-encourage namin kayo to join us sa ating fundraising para sa pagtatayo ng building ng Panginoon. Ito yung gagamitin natin. Let us pray to the Lord. God will bless us para maging blessing tayo. Napakagandang gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya lagi lang tayo magkaroon ng puso handang magpagamit sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen! Thank you, Lord. Alright, sabay-sabay tayo. Basahin na natin ang salita ng Panginoon. Thank you, Lord. Sa 1
1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, sabi sa magandang balita Biblia, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang tungis at kapintas. Panginoon, salamat po sa mensahe mo sa amin. Ikaw po magturo at mangaral. Mangusap ka, Panginoon, sa mga salitang ito, dalahin ko na tumanim sa aming mga buhay, puso, at maging makita sa amin ang tunay na kaligtasan. Salamat po sa karunungan, kaalaman at pangunawa na pag-uumapaw. Magliwanag ang salita mo, ang Espiritu ang gumabay sa amin. Maunawa namin pagkaroon kami lalo ng pananalig sa buhay na walang hanggan sa langit. Salamat po, Panginoon, at lahat ng ito'y tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Yes, salamat sa Diyos sa buhay. Good evening sa ating mga kapatid. Praise the Lord sa mga patuloy na nag-share, nagtatag sa ating online prayer meeting. Tuloy lang tayo sa ating series. Pinag-uusapan natin, Truly Saved. Ayan, ano nga ba yung kaligtasan na tinanggap natin? At tayo nga ba ay meron talagang buhay na walang hanggan? Paano tayo makasisigurado na meron tayong buhay na walang hanggan sa langit? Ano yung mga evidence o proof? O kaya ito ay magsisilbing test sa atin. Alam mo, examine mo yung sarili mo. Tunay nga ba ako may buhay na walang hanggan? Ayan. Ang pag-uusapan natin, yung makikita dito na ang isang tao na tumanggap ng buhay na walang hanggan is meron siyang humility. Ayan. Pagpapakumbaba. Thank you, Lord. Speaking of humility, kabaligtaran yan, proud or pride. Mapagmataas, palalo, mayabang, patungkol lagi sa sarili, hindi niya kailangan ng tulong ng ibang tao. Alam mo yon, lagi siyang tama, hindi siya nagkakamali. Eh, ganyan tayo dati. Nung tayo po ay natagpuan ng Panginoon at tinanggap natin ang buhay na walang hanggan, napaka-importante sa mga Kristiyano ang pagiging humble. Pagpapakumbaba, sapagkat ito ay ang Panginoong Hesukristo, yung Christ-like humility ay dapat makita sa atin. Doon sa ating binasa sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, ito ay nagpapatunay na sinasabi niya na tayo po ay tinubos na. Ayan, galing tayo sa kadiliman, sa kamay at kapangyarihan ng kadiliman, ng kaaway ng Satanas dahil makasalanan tayo. Pero tinubos tayo doon Yung redeemed. Tayo po yun may binayad sa atin. Sabi doon, tayo po'y tinubos, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na tulad ng ginto o pila, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. So, ibig sabihin, binayaran tayo ng Panginoong Hesus. May nagmamay-ari na sa atin. Kaya alam nyo, kung iisipin mo na ang isang taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, kung ikaw ay nagsisi sa kasalanan mo at lumapit ka sa Panginoon, kapatid, tinubos niya na ang iyong mga, ang buhay mo, ang kasalanan natin, binayaran niya na yun. Kaya pag sinabi mo na hindi ka paligtas, hindi ka naman talaga ligtas pero Kristiyan ka, hindi ka ligtas. Eh, para bang sinabi mo ano yun? Ay, isinusoli ko na sa'yo, akin na yung dugo ko, Satanas. O, hindi ko na yung tutubusin. Ganun ba ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Hindi, tapat siya Kaya yung kanyang kamatayan sa krus, yung binayad niya sa krus, di ba? Yung binayad niya sa kasalanan natin, yung paghihirap sa krus, yung para sa kaligtasan natin. Tapos babawiin ni Lord, binabawi ko na. Yun ba ang Panginoon mo? Hindi. Ibinigay niya na yun sa atin at binayaran niya ng banal na dugo ng kanyang anak na si Jesus. Kaya dapat makita sa atin, alam mo, makikita niya, from being proud, isa sa bunga ng isang tunay na nakatanggap ng buhay na walang hanggan is yung humility. Pagpapakumbaba. At maipapakita natin to sa iba't ibang paraan. Paano nga ba makikita yung humble, humility sa isang tao? Paano mo masasabing humble ang isang Kristiyano? O humble ang isang tao? Okay, so pag-uusapan natin tong mabilis na 5 points, pero tingnan din natin yung kabaligtaran. No? Number 1,
puro letter A ito. Admitting our sinfulness. Ayan. Ang isang taong may humility, ang tunay na may kaligtasan, na intindihan niya na hindi niya maililigtas ang kanyang sarili kasi makasalanan siya. Merong pagtanggap, may pag-amin na makasalanan ako. Di ba yan naman sinasabi ng Romans 3:23? Sapagkat ang lahat ng nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw, ako, lahat tayo nagkasala. Kapag naiintindihan mo na yan, Lord, ako rin makasalanan ako eh. Hindi ka magmamalaki. Hindi mataas ang tingin mo sa sarili mo sa mga taong nagkakasala. Minsan kasi yung severity ng kasalanan, iniisip natin, eh, Lord, hindi naman po ako pumapatay. Lord, hindi naman po ako nagnanakaw. Lord, hindi naman po ako nangre-rape gaya ng mga makasalanan na yan. Pero, marites ka, chismoso, chismosa. Pero ikaw naman nagsisinungaling. Alam mo yon, ikaw naman ay naging parte ng pagkakabahabahagi. Alam niyo, makikita natin yung sinfulness sa sarili natin na, Lord, makasalanan din ako. Alam mo yun, na hindi ka magmamalaki na mas maganda ang estado ng buhay ko sa Diyos kaysa sa iyo kasi ikaw mas mabigat ang kasalanan mo. Hindi, sabi ng Bible, lahat ay nagkasala. Sabi, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya alam mo, makikita mo yan eh, yung humility sa tao na meron siyang pag-amin sa kanyang kasalanan. Natutunan mo na ba na humingi ng tawad kapag nagkakasala ka? O ikaw pa rin yung tao na kahit mali, nagkamali ka, isisisi mo pa rin sa iba? Eh hindi, kasi siya, actually siya yung mali eh. Eh kaya naman ganito nangyari kasi siya, lagi mo iniiwas yung sarili mo. Hindi ka marunong mag-sorry. Hindi yun humble. Kapatid, admitting our sinfulness makes you, alam mo yun, na magsasabi ka ng sorry, to apologize. Sabi sa Psalm 32 verse 5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, sabi ni David, marunong ka na bang umamin sa kasalanan mo o lalagi ka pa nagtuturo? Sabi niya, mga pagkakamali ko, hindi na inilihim. Ito pa isa. Minsan, yung mga tao, alam mo yun, hindi talaga makita yung pagiging humble eh. Tinatago yung kasalanan instead na i-confess or ipahayag. Diba? Nililihim niya. Tandaan mo, lahat ng lihim, mabubunyag yan. Ang Diyos ay liwanag, walang kadiliman sa Kanya, lahat kita niya eh. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat. Ayun, ipinagtatapat. When we are admitting our sinfulness, kailangan marunong tayo magtapat. Ako po yung mali. Brother, sister, mommy, daddy, kuya, ate, lolo, anak, pasensya na kayo, ako yung nagkamali. It's being humble. At ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Kita mo, may pagpapatawad eh. Kung ipagtatapat lang natin, if we will be humble enough to admit our sinfulness. Ano sabi ng 1 John 1:9? Ito si John ha, sumusulat siya sa mga Kristiyano. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, isipan mo yun, Kristiyano na, nagkakasala pa din. Yes! Hindi po tayo nung naging Christian, perfect na. We are a work in progress. We are a work in progress. Araw-araw binabago tayo. Marami pa tayong pagkakamali. Lagi tayong nadadapa. Lagi tayong nabibihag. Nagigive in sa tukso. Pero sabi niya, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya tapat at matuwid. Sabi doon, patatawarin tayo ng Panginoon. Makakatanggap ka ng kapatawaran kapag lumapit ka sa Diyos and when you humble down, kapag pinahayag mo yung kasalanan mo, Lord, ito po yung ginawa ko. Lord, hindi po ako nagpapatawad. Lord, sorry po, hindi po ako nagbibigay. Lord, sorry po, hindi po ako sumusunod. Lord, sorry po, tinamad akong maglingkod. You see? Tatawarin tayo eh. At sabi niyon, lilinisin tayo sa lahat. Ah, I love the world to cleanse, no? Lilinisin. Kasi ang taong mapagmataas, laging malinis ang tingin niya sa sarili niya. Never siyang marumi. Lahat ng tao marumi, pero siya lang yung malinis. But you know, when anyone is in Christ, is a new creation. Binago na eh. Alam niyo, sa buhay niya, nakikita niya, marumi ako. Kailangan ko ng tubig na salita ng Diyos.
kailangan kong malinis kasi marumi ang aking mga kasalanan. Amen? Admitting our sinfulness. Pangalawa, accepting our weaknesses. Accepting our weaknesses. Yung taong may puso na mapagkumbaba, naiintindihan niya na hindi niya kayang gawin ang lahat. Naunawaan niya na kailangan niya ng someone na mas malakas. Kailangan niya ng tulong ng mga tao. Na hindi ko to kaya gawin sa sarili ko. I need people, godly people around me. I need God in my life. The Lord, yes, binigyan mo ako ng talent, skills, and abilities, but I am humble enough to accept that without you, I am weak. Alam mo yung kung wala ang Panginoon, mahina tayo. Hindi natin kaya sa sarili natin. And that's a humble person that is always asking the help from God. The Lord, kailangan ko yung tulong mo. Banal na Espiritu, tulungan mo ako. Oo, nakapag-review ako, pero ikaw magpapaalala ng mga sagot. Lord, nagtatrabaho ako. I'm skilled for this. Pinag-aralan ko to. Pero Lord, palakasin nyo nga po ako. Give me the spirit of excellence. Kailangan matutunan natin na hindi tayo mabubuhay para sa sarili na kaya na natin mag-isa. Humble person na naintindihan niya na life is not meant to live alone by ourselves. Kasi syempre, pag natumba ka, sino magbabangon sa'yo? Pag nilamig ka, sino magpapainit sa'yo? Kaya yakap sa'yo. Diba? Kaya sabi ni Solomon, two are better than one. Sabi sa Santiago chapter 5 verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. At ipanalangin nyo ang isa't isa. We need people to pray for us. We need a spiritual family. Alam mo na, humble ka kapag naisipan mo na kailangan ko ng mga tao na magpe-pray para sa akin. Minsan kasi, di na tayo nagpe-pray. Alam mo, yung prayerlessness is a sign of pride. Na hindi ka nang humihingi ng tulong sa Diyos kasi ang iniisip mo, kaya mo na. Alam mo yun, asking for people for prayer, it's a sign of also of humility na, uy, pag-pray nyo naman ako, kailangan namin ng ganito. Nag-struggle ako, pag-pray nyo nga ako, lumago ako. It's a sign of humility upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sabi niya, ipagtapat ninyo ang sa inyong mga kapatid, ang inyong mga kasalanan. We need, because we know that on our own, tayong mga tupa, we are vulnerable when we are alone. Tayong laging inatake ng kaaway pag mag-isa. Pero kapag kasama tayo dun sa flock, dun tayo nagiging malakas eh. Minsan, yung mga tao, makikita mo, hindi humble eh, proud. Na kapag nag-share sila, alam mo, ang laging sinishare, tagumpay. Ang laging sinishare, yung successes nila. Alam mo, yung sinishare nila, yung mga achievements nila, puro strength. Alam mo yun, ayaw nila mag-share ng problems. Ayaw nila mag-share ng weakness. Alam mo kung ano yan? Pride yan eh. Sabi, tayo may kahinaan lahat. Kaya nga, kailangan natin ng Diyos eh. Kailangan natin ng bawat isa eh. That's why when you share na hindi ko kaya sa sarili ko, it's a sign that truly that you need God. Na merong humility sa puso natin, sa buhay natin. Amen? Pangatlo, yung pangalawa is accepting our weaknesses. Pangatlo is acknowledging God's grace. Napakaganda nito. Acknowledging God's grace na maisip mo na sa buhay mo, hindi ka magtatagumpay. Hindi ka maliligtas. Unahin natin itong kaligtasan kung hindi dahil sa grasya ng Diyos. That is humility. Sabi sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi na, for it is by grace, through faith, that you are saved. Sabi niya, ito'y kaloob ng Diyos. It is a gift of God. At hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Kapatid, ang buhay na walang hanggan, hindi mo makakamtan sa mabuti mong gawa. Hindi porque tumutulong ka sa mahirap, sa mga kamag-anak mo, nagbibigay ka ng ganito, maliligtas ka na. Hindi, sabi dito ng Bible, it is by grace through faith. You need to put your faith in the Lord Jesus Christ. Hindi ito sa gawa natin, wala tayong mapagmamalaki. Kaya makikita mo yan na kapag naunawaan mo na kaya ako pupunta sa langit dahil sa grasya ng Diyos, makasalanan ako, siya'y tuwid, matuwid.
pero namatay siya tulad ng isang makasalanan para ako'y makarating sa langit. Yun yung grasya ng Diyos. Wala tayo, we cannot earn it. We do not deserve it. Hindi mo kayang bayaran, hindi mo deserve maligtas. Hindi natin deserve. Makasalanan tayo eh. But when you understand and acknowledge, it is by God's grace that I am saved. Amen. Makikita talaga yung humility. Hindi ka rin magmamalaki. Hindi mo tingin sa mga tao, maliliit sila. Parang, ano, I'm better than you kasi, ano ako. Hindi, alam mo yun sa sarili mo, kung ikaw lang, hindi ka rin maliligtas. Amen? Yung salvation by grace. And dahil nga, naligtas na tayo, di ba? Makikita mo kung tunay yung humility kapag nagiging successful yung isang tao. Kapag may mga magagandang nangyayari sa kanyang buhay. When you have achievements in your ministry, in your family, in your life, and even you, in your triumphs, lahat ng ito maa-acknowledge mo na hindi ito sa sarili kong lakas. Hindi ito dahil magaling ako. Lahat ng ito ay dahil sa grasya ng Diyos. Anong sabi 2 Corinthians? Chapter 3, verse 4 to 5. Sabi, meron kaming ganitong pagtitiwala sa pamamagitan ni Kristo patungkol sa Diyos. Sabi niya, verse 5, hindi namin inaangkin na kaya namin gawin ang anumang bagay sa aming sarili. Sinabi ni Pablo yun na yung mga tagumpay, yung mga success sa ministry, yung mga miracles, yung pagpapahayag ng mabuting balita with power, sabi, hindi ko inaangkin na dahil sa sarili ko yan. Sabi niya, wala kaming kakayahan sa aming sarili. Subalit, ang aming kakayahan ay sa Diyos. Alam mo yun, you acknowledge God's grace in your life na hindi mo magagawa yun sa sarili mo. Hindi ka magiging mayabang. Kasi alam mo, sa sarili mo, hindi mo kaya. Pero kapag nagtatagumpay ka, you acknowledge. And even kapag nakakasunod na tayo, di ba, iba sa atin, nakakasunod ng patawad, yung mga bisyo na wala sa buhay nila, nakakasunod ka na magbasa ng Bible, mag-journal, lagi ka na umaattend, nakapagbigay ka na, nagsaserve ka na. Yung pagsunod natin, kapatid, by grace din yun. Hindi yan dahil sa sarili mo. Magiging humble ka lalo kasi totoo, alam mo, na sa sarili mo, hindi mo gagawin. Hindi ka makakasunod. Eto nga, yung pagbibigay. In 2 Corinthians chapter 8, verse 1 hanggang 2, sabi niya, mga kapatid, ibig naming malaman nyo na ang biyaya ng Diyos, grace, ay ipinagkaloob sa mga iglesia sa Macedonia, Church of Macedonia. So binigyan sila ng grace ng Panginoon. Ang dinanas silang paghihirap na naging pagsubok sa kanila ay nagdulot ng kasaganaan ng kanilang kagalakan sa gitna ng matinding karukhaan. At ito'y lalong sumagana sa matapat na pagbibigay. Alam nyo ba, kaya tayo nakapagbibigay. Kaya ka nakapag-send ng GCash, nakapagbayad, nakapagbalik ng ikapu, tithes, 10%, nakapag-love offering, nakapagbigay ka sa Operation Bao, nakabili ka ng t-shirt. Alam mo, kaya mo nagagawa yan, nakakapagtanim ka, nakakatulong ka sa mga tao. Hindi dahil maabilidad ka. Oo, yes, ginawa mo yun. Pero kung wala ang grasya ng Diyos sa buhay mo, hindi mo yun magagawa, kapatid. Kasi ito, naghihirap na eh. May matinding karukhaan. Kumbaga, mas mahirap pa ata sa daga ito eh. Ang tindi ng pinagdaanan pero nakapagbigay. Paano mo magagawa isang bagay na mahirap? Grasya ng Diyos. And when you acknowledge God's grace, God will give you His grace. And when you are humble in James chapter 4, verse 6, sabi niya, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kapag na-acknowledge mo na, Lord, kailangan ko yung grace mo sa buhay ko. Hindi ko kaya pag wala ka. Hindi ko magagawa to sa sarili ko. Give me the grace. God will bless you with His grace. Sa pamumuhay natin, sa kabanalan, kapag tayo may mga pagbabagong nagaganap sa buhay natin, alam mo, grasya lang ng Diyos yan. Nabago ka, yung ugali mo, humaba na yung pasensya mo, nakita na yung fruit of the Holy Spirit sa buhay mo, nagiging banal ka sa pamumuhay, sa pananalita, di ka na nagmumura, di ka na nagsusugal, nawawala na yung mga masasamang gawain natin dati, at
nakakasunod tayo sa Diyos, it is by God's grace. In Titus chapter 2, verse 11 to 12, ito ay sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan, sabi niya, ay nahayag sa lahat ng mga tao. Ito'y nagtuturo na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyang panahon na may mabuting paggamit ng isip, mamuhay na matuwid, at mamuhay na may pagkilala sa Diyos. Mamuhay tayong tumatanggi sa hindi pagkilala sa Diyos at makamundong pagnanasa. Alam mo, nagiging matuwid na yung pamumuhay mo. Nakikita na sa iyo ang kabanalan ng Panginoon. It is acknowledging God's grace. Alam mo, hindi mo itataas yung sarili mo. Hindi, mabay talaga ako. Hindi, binago ko yung sarili ko. Hindi ganun. Proud ka, no? You are humble na. Grasya ng Diyos. Uy, sabi ng mga friends natin, nagbago ka na. Oh, totoo nga, nagbago ka na. Hindi ka na rin nagiinom. Wow! Ano sasabi mo? Eh, pinilit kong baguhin sarili ko. At tinalikuran ko na yan. Kayang-kaya yan. Nagbago na ako. Ganun ba yun? Hindi. Grasya lang ng Diyos. Amen. Can you say that? Comment nga natin yan. Thank you, Lord, for the grace. Yeah. Sa kanyang kabutihan yan eh. Sa kanyang kagandahang loob. Pang-apat, alam niyo yung mga taong humble. Humble people serve. Humble people serve. Kaya makikita yung authentic service to God. Authentic service to God. Sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11, ayon sa biyaya ayan, na tinanggap ninyo ay ipaglingkod nyo sa inyong kapwa. Kapag tayo binless ni Lord ng skills, abilities, talent, sabi niya, serve! Maglingkod kayo gaya ng mabuting katiwala sa masaganang biyaya ng Diyos. Alam mo, hindi mo siya gagamitin sa sarili mo lang. Kundi para sa kilaluluwalhati ng Panginoon. Kung ang sino man ay magsalita, magsalita siya tulad ng nagsasalita ng salita ng Diyos. Kung ang sino man ay naglilingkod, maglingkod siya ayon sa lakas na binibigay sa kanya ng Diyos. Gawin niya ito pang papurihan ng Diyos sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Jesucristo. Sa kanyang karangalan ng paghahari magpakailanman. Siya nawa. Alam niyo kasi kapag naglilingkod tayo, hindi na natin iniisip ang sarili natin. When we serve, we are thinking of our Master. Of becoming slaves and servants of the Lord Jesus Christ. Ayan yung word na diakono na pinag-uusapan natin. Yung diakono, it means to serve, to be a servant. Na alam mo yun, masipag ka na kung anong sinasabi ng Master mo, gagawin mo, kaya nga tawag mo sa kanya, Lord eh, di ba? Kasi naligtas ka niya eh. Binayaran ka niya eh. Kasi in ancient times, yung mga tao dati, pwedeng gawing slave. Binibili na parang merchandise. O, bibiling kita, slave kita. Ayun. Paglingkuran mo ako. So, ibig sabihin, meron nang nagmamay-ari sa'yo. Ganon din sa buhay natin eh. Binayaran na tayo. May nagmamay-ari na sa atin. At malalaman mo yun sa iyong paglilingkod. Kaya alam niyo yung paglilingkod natin talaga nagpapakita sa Panginoon na akin yan kasi binayaran ko yan. Anong pinambayad sa atin? Sabi sa 1 Peter, binayaran tayo ng makapangyarihan, dakilang dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang pagmamay-ari ngayon, hindi na tayong nagmamay-ari sa sarili natin. Tayo ngayon ay pagmamay-ari na ng Diyos. At kailangan makita sa atin ang paglilingkod. Amen! Sabi mo sa mga kasama mo, binayaran ka na eh. At ang pinambayad sa atin, dugo ng Panginoon, hindi na natin pagmamay-ari ang ating buhay. Our life belongs to God. And when you understand that your life belongs to God, God is your Master, He is our Lord Jesus, you will have authentic service. Makikita yung paglilingkod na totoo. At panghuli, mga kapatid, always giving God glory. Always giving God glory. Na lahat ng gagawin mo, paglilingkod mo, ginagalingan mo, pagbibigay mo, paglilingkod mo sa church, pagtulong sa kapwa, hindi mo kinukuha yung pasasalamat, kaluwalhatian, pagsamba, papuri, hindi. Binabalik mo sa Diyos. We're always giving God glory. Ito yung sinabi niya eh. Dugtong natin, sabi niya,
Verse 11, kung sino man ay magsalita, magsalita tulad ng nagsasalita. So, ginagamit niya yung gifts niya. Sabi niya dito, kung sino man ay naglilingkod, maglingkod siya sa lakas na binibigay sa kanya ng Diyos. Gawin niya ito. Gawin niya ang mga ito upang, ano, papurihan ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi para siya'y palakpakan. Hindi para siya'y itaas. Hindi para siya'y makilala. Hindi para magkaroon siya ng content. Hindi para meron siyang ma-i-vlog. Hindi, sabi niya, kundi para bagyan ng papurihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan nino, ni Jesu Kristo, sa Kanya ang karangalan at paghahari magpakailanman. Sabi niya, sa Kanya. Hindi para mag-gain ng heart and likes, marami mag-comment, makilala tayo. Kayang gawin niyo ng Panginoon, pero makikita sa atin, are we giving always God glory? Binabalik ba natin sa Kanya? Yun ba yung motivation natin? Yun ba yung talagang intensyon ng puso natin na maluwalhati ang Diyos? Alam niyo, magpakumbaba tayo, sabi nga ni John the Baptist, I must decrease and He must increase. Na hindi makita yung tayo, kundi ang makita ay ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng ginagawa nating mabuti is to give God glory. In Matthew 5 verse 16, sabi niya, sa ganitong paraan, pagliwanagin niyo ang inyong mga ilawan sa harap ng tao. Paano? Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. So, kailangan daw talaga may paggawa ng mabuti sa mga tao. Hindi para magpakilala. Hindi para tayo ay maging tanyag. Sabi niya, sa gayon, luluwalhati nila ang inyong Ama na nasa langit. Amen? Kaya alam mo itong humility, makikita to sa tunay na mga naligtas. Why? Eh kasi si Kristo ang perfect example ng humility. Kaya alam nyo, maaaring tayo ay isang tao na hindi mo pa rin makita na makasalanan ka. Para bang ang linis-linis mo sa buhay. Para bang hindi ka nangangailangan ng tagapagligtas. Kapatid, sabi ng Bible, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo bagsak sa standard ng Panginoon. Kaya alam nyo, ang pagpapakumbaba, dito nagsisimula na matanggap natin ang kanyang grasya. And God's grace is a person, is Jesus Christ. Kaya alam nyo, kailangan natin siya sa buhay na siya ang makapagliligtas sa atin at makapagbibigay ng tunay na kaligtasan. Gusto mo bang tanggapin ang Panginoong Jesus? If you're listening, watching tonight, you say, oh nga, Pastor, ako yan. Maring nagmamalaki ako dahil marami akong na-achieve sa buhay. Nagmamalaki ako kasi marami akong natulungan. Kapatid, hindi mo yan magagawa kundi dahil sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Kanya. Humingi ng tawad sa ating pagiging palalo. Makakatanggap tayo ng pagpapatawad. Sabayan mo ako sa panalangin, kapatid. Galing sa puso, sabihin mo, Panginoong Jesus, Lord, patawarin niyo po ako, isa akong makasalanan. Patawad po, naging mapagmataas ako. Pinagsisisi ako na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa akin, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po ako mapagkumbaba, maging mapagkumbaba. Salamat po sa pagpapatawad, sa iyong grasya, sa iyong habag, at sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po ito sa pangalan ni Jesus. Salamat sa Diyos kapag itong sumabay tayo sa panalangin, ang magandang balita, pinatawad na tayo ng Panginoon. Bagong simula, bagong buhay, binibigay niya ngayon sa iyo. Kailangan mong gawin kapatid, magpatuloy ka sa relasyon mo sa Diyos para maintindihan mo ang tunay na kaligtasan na ipinagkaloob niya. Isang test. Kung tunay nga na tayo inaligtas, makikita sa atin ang pagpapakumbaba. Na makita natin na hindi natin kaya mabuhay kung wala ang Panginoon. Amen? Salamat sa Diyos kapatid sa journey mo, sa relasyon mo sa Panginoon.
kailangan-kailangan mo ng salita niya. Simulan mo magbasa ng Bible. Ini-invite ka rin namin na umatin lagi sa mga gawain natin, online, physical. Makikita mo may mga magagandang pagbabago na nangyayari sa buhay. At yan lahat, makakasunod ka, nagiging banal ang iyong pamumuhay, nagiging matagumpay ka, lahat ng yan dahil sa grasya ng Panginoon. Buhay in 5 minutes we're done. Bago tayo mag-end, kapatid, mag-pray muna tayo isang beses pa. Let us close our eyes and bow our heads to our Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us have the mind of Christ. Let us be humble. Let humility be seen in our lives. Salamat mo dahil pinatawad mo na kami. Kung ipinahayag namin ang aming mga kasalanan, Lord, pinatawad mo na kami. Sa dalangin ko, hindi na kami papalik mo sa dami. Hindi na mabubuhay pang muli sa nakaraan, sa kadiliman. Lord, kailangan ka namin sa buhay namin. Hindi namin kaya mabuhay kung wala. Kung kami hiwalay sa iyo, matutuyo kami. Kaya Lord, nagpapakumbaba po kami. Kailangan namin ng iyong grasya para mabuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Nang may kabanalan, Lord, grasya para makapaglingkod. We acknowledge, Lord, that we are weak without you. We need also godly people, our brothers and sisters. Help us to be humble, to admit our sinfulness, admit our weaknesses. Tulungan niyo po kami na i-acknowledge na sa piling mo lang mararanasan ang tunay na katagumpayan. Patawarin niyo po kami sa aming mga sa mga kinakaharapan namin, mga pagsubok, problema, mapagtatagumpayan namin. Hindi sa sariling lakas, kundi sa tulong ng iyong grasya. Salamat po sa banal na Espiritu na nasa amin ngayon. Gabayan niyo po kami. Gabayan niyo po kami. Lord, we pray for our brothers and sisters na nakakaranas ng karamdaman, maging ito emotional, mental, physical, spiritual, Lord God. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, bumubuhay sa mga patay. Kaya Panginoon, buhayin mo muli ang aming relasyon sa iyo. Palakasin muli ang aming physical na katawan. Pagalingin sa lahat ng aming karamdaman. Bigyan ng kapayapaan ang aming puso at isipan laban sa takot, pangangamba, matinding pag-aalala. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi namin kaya kung wala mo. Salamat po, Panginoon. Sa kagalingan ng aming tinatanggap. Araw-araw, dalayan ko sa lahat ng ginagawa naming mabuti. Sa kabutihan, lahat ng papuri, kaluwalhatian, babalik namin sa iyo. Sa pagtaas mo sa aming buhay, lalo kaming magiging mapagtumpaba. Sa mga tagumpay, sa ministry na pinagkaloob mo, sa trabaho, sa negosyo, sa pagsagana, sa pagangat namin, Lord, we will continue to be humble because we know we cannot do it on our own. It is by your grace. It is because we are truly saved. Salamat po sa tunay na kaligtasan na aming tinanggap. At hindi na ito mawawala sapagkat tinubos mo na kami. Kami binayaran na ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, tinatanggap namin ang mga nakabang na pagpapala sa amin. Tinatanggap namin ang iyong grasya para magtagumpay, mabuhay ng may kabanalan. Tinatanggap namin ang magagandang pagbabago sa buhay ng bawat isa. Lahat ng ito, O Diyos, sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Yes! Praise the Lord! Salamat sa Diyos sa buhay! Sumabay ka ba sa prayer? Receive the grace of God. Be humble. Humble lang tayo. Yan ay bunga. Makikita yan sa atin. Tayo ay tunay na may kaligtasan. Maaring nadadapa tayo. Kakamali. Aminin natin. Ipagtapat natin at humingi agad tayo ng tawad sa atin. Salamat sa mga sa atin mga kapatid for sharing our live video sa mga nag-tag, nag-share. Thank you for being part of our digital evangelism. Ito yung talagang kailangan-kailangan ng buong mundo na mga mahal natin sa buhay. Salamat din sa mga pinag-aaral natin, ng mga
first timer, new blessing. Salamat na nag-stay ka. Alam ko pinagpala ka ng Panginoon. Magpatuloy ka sa relasyon mo sa Diyos. Kung kayo po ay na-bless ng mensahe ng Lord sa ministry nito, in-encourage namin kayo maging part ng ating Kingdom Partners and Kingdom Builder Ministry. Maging partner po kayo as we preach the Word of God. At dyan sa comment section yung ating GCash number sa mabilis ninyong pagbibigay. Yan pong lahat ay love support at yan ay magsisilbing tulong sa mga gawain natin para sa Panginoon. Lalo pa nating maipahayag ng pangbalakasan. Marami pang maabot ang salita ng Panginoon. Salamat sa tulong mo, kapatid. Salamat sa iyong pagbibigay. Tanggapin mo na ang pasagan ng pagpapala ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig. Amen. Salamat sa Panginoong buhay. Kanina nag-pray ka ba? Tinanggap mo ba si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Humingi ka na ba ng tawad sa mga kasalanan? Pinagsisisihan mo na ba ito? Kapatid, kung ginawa mo yun, congratulations. Kasi pinatawad ka na ng Panginoon at meron ka ng buhay na walang hanggan. Salamat. Dahil dyan, tunay nga kaligtasan. Sabay-sabay tayo. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Power to you. Yes, I am Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Bukas, abangan natin ang ating online prayer meeting kasama. Bibigay ng mensahe ng Panginoon. Ating kasama sa pananampalataya, Brother Eugene Spirito. At pagdating naman natin ng Friday OPM, kasama natin si Brother Jonard Oleta. Salamat sa buhay niyo mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you. Have a great night. See you again. Bye.